CIF system. Frequently asked question and answers. Bakit kailangan i-fill up ang E-CIF? Ito ay para masigurado na ang sinumang galing sa ibang bansa at papasok sa Pilipinas ay dadaan sa pagsusuri para sa COVID-19 upang lalong maagapan ang paglaganap ng nasabing sakit sa ating bansa. Number 2, kailan dapat i-fill up ang E-CIF? Ito ay kailangang sagutan bago dumating sa immigration 3 araw bago ang iyong pagdating sa Pilipinas. Maaari na itong masagutan sa e-cif.redcross.com.ph. Number 3, sino-sino ang obligadong i-fill up ang E-CIF? Ang sinumang papasok sa Pilipinas galing sa ibang bansa ay obligadong i-fill up ito. Ano ang mangyayari kung dumating ako nang hindi pa nasasagutan ang E-CIF? Tatagal at haba ang proseso ng immigration para sa iyo. Kakailanganin mo pa rin itong sagutan at isumite online bago ka maaaring dumiretso sa immigration. Number 5, sino ang gumawa at namamahala ng E-CIF system? Ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas, katulong ang Philippine Red Cross, ang gumawa at namamahala sa E-CIF. Pinasasalamatan din natin ang PhilInvest Foundation sa kanilang tulong sa unang bersyon ng sistema. Number 6, mayroon pa akong mga karagdagang tanong. Saan po maaaring magtanong? Para po sa mga karagdagang tanong, maaari po kayong tumawag sa 1158, sa 143 o kaya'y mag-email sa 1158@redcross.org.ph. So, dumako naman tayo sa mga dapat tandaan. Number 1, siguraduhin hawak ninyo ang inyong pasaporte habang sinasagutan ang mga detalye ng CIF form. Siguraduhin na tama ang mga spelling ng lahat ng detalye upang hindi maantala ang pagpapadala sa inyo ng resulta ng COVID-19 test. Number 2, pagdating sa Pilipinas, ang lahat ng pasahero ay sasailalim sa swab test, RT-PCR COVID-19 testing na isasagawa ng mga nagsanay na mga tauhan ng Bureau of Quarantine o yung BOQ. Number 3, ang bawat pasaherong kakarating lamang ng Pilipinas ay kinakailangang sumailalim sa kwarantina sa mga pasilidad na sertipikado ng gobyerno bilang quarantine sites hanggang matanggap ninyo ang resulta na kayo ay negatibo sa COVID-19 test. Kayo rin ay obligadong magpalipas ng 14 araw na kwarantina sa kanya-kanyang mga bahay. Number 4, ang mga pasaherong magpopositibo sa COVID-19 ay dadalhin sa isa sa mga itinalaga ng gobyernong COVID-19 treatment. Ito meron tong data privacy. Nakalagay dito, naunawaan ko na kailangan kong magbigay ng tama at totoong impormasyon batay sa aking nalalaman. Alam kong maaari ako makasuhang kriminal sa pagbigay ng mali o hindi tamang impormasyon. Ayon sa Republic Act No. 11332 o ang mandatory reform E-CIF for arriving passenger. Ayan. Ang lahat ng impormasyong inyong ipapasa sa form na ito ay magiging batayan sa paggawa ng inyong sertipiko mula sa kawanihan ng kwarantina. Magdudulot ng pagkaantala sa inyong paglalakbay o pag-uwi ang anumang maling impormasyong inyong isasaad para sa inyong gabay. So ito yung form na pipilapan po ninyo sa E-CIF. Registration form. So, nanyan po, isusulat nyo ang inyong mga personal information. Ang inyong pangalan, last name, first name, middle name, nationality, birthday, at edad. At kung meron po kayong PhilHealth number.
ang inyong civil status kung kayo ay single, married, widowed, annulled, separated, at hindi na naangkop. Ang inyong sex kung kayo ay lalaki o babae. Then, ang inyong contact information, ang inyong email address, kailangan active po yung email address ninyo para naman ma-receive po ninyo ang kanilang isi-send na email sa inyo. Gayon din ang inyong phone number. So, napaka-importante po ng inyong phone number para naman ma-text sa inyo kung ano yung mga dapat na gagawin or kung meron pa man mga code na kailangan, mga verification. So, napaka-importante niyan. Who owns this cellphone number? Siyempre po, patient owns this cellphone number. So, kailangan kayo po mismo yung may-ari ng cellphone number na yan. Someone else own this cellphone number family. O kaya naman, ito bang cellphone number na nilagay mo? Although dahil galing ka nga sa ibang bansa, iba yung number. So, gusto mo ilagay yung number ng, halimbawa, ng kamag-anak mo. Itong, ikiklik mo tong someone else own this cellphone number. Kung sa inyo naman ang cellphone number, ito po ang i-click nyo, ang patients own this cellphone number. Gayun din ang inyong address. Ang address po yung active din. Yung province, city, barangay, house address. Then, ang inyong emergency contact. Sino yung mga contact person nyo? At ang inyong employment information. Kung kayo ba ay ex-nurse, cashier, guard, teller, or yung mga frontliner. O kayo mismo ang health worker. Ayan, ilalagay nyo po dyan ang inyong trabaho, occupation, employer name, work industry, country of employment. At ang inyong travel history. Kailan ang inyong huling lipad? Then, date of departure, date of arrival in the Philippines, port of departure, exit country, port of departure, exit city. Then, how will you arrive? By air or by sea? Ayan, kung aeroplano or barko. Flight, then vessel number. Yes, yung number po. Purpose of travel. Kung kayo ay nagbabakasyon, for good or non-OFW or OFW. Ayan. OFW information. Are you an overseas Filipino worker? Yes or no? Ayan. Sagutin nyo lang po yan. Kung kayo ay OFW, of course, yes. Exposure history. Have you been exposed to a known COVID-19 case 14 days before the onset of signs and symptoms? So, sagutan niya po kung yes, no, or unknown, you don't know. Clinical information. It's either you have fever, cough, sore throat, cold, shortness of breath na mga nararamdaman. Ayan, kung meron pa kayong ibang nararamdaman, isulat niyo po dyan. Yes or no. If you are pregnant, yes or no. Then, isulat niyo rin yung identification. Yung passport number nyo or kung anumang ID number meron kayo. Then, upload identification. Open camera, then upload a photo of your passport. Guidelines para sa mga uuwi. Registration. Mag-register online sa https://e-cifredcross.org.ph. O i-scan ang QR code, huwag kalimutan i-upload din ang picture ng bio page ng iyong passport. Nakikita niyo po yan. Yan, ganyan po. Now, step number 2, confirmation email at QR code. Makakatanggap kayo ng confirmation email at QR code, i-save or i-screenshot sa inyong mobile phone o i-print ang QR code. Step 3, briefing. Pagdating ninyo sa Pilipinas, magkakaroon po ng briefing para sa simpleng prosesong pagdaraanan. Step 4, verification at barcoding.
pumunta sa verification counter at ipakita ang inyong QR code. Kayo ay bibigyan ng 6 na barcode stickers, idikit ang isa sa inyong passport. Step 5, swab testing. Kayo ay papapuntahin sa isang testing booth para ma-swab. Ibigay ang 5 pang natitirang barcode sticker sa swabber. Step number 6, immigration. Dumiretso na sa immigration counter at ipakita ang passport pati na ang barcode sticker. Step 7, mag-quarantine facility assignment. Para malaman ang inyong quarantine center assignment, pumunta sa mga susunod na desk kung ikaw ay isang OFW, maaari ka magtungo sa OWA. Kung ikaw naman ay isang seafarer na may local manning agency, maaari ka magtungo sa LMA. At kung ikaw naman ay non-OFW returning Pilipino, maaari kang magtungo sa DOT. At ang panghuli, ang step 8, iyon ang resulta. Ipapadala ang inyong resulta via text message at email sa loob ng 72 hours. So yan lamang po. Kung meron pa ho kayo mga katanungan, meron ho silang helpline number na 1158-0143. So sana po nakatulong sa inyo ito sa mga OFW na pauwi po ng Pilipinas.